IMEEsagot, programong sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. IMEEsagot, mga dumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. IMEEsagot, saan ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programa IMEEsagot. Halo, halo! Good morning! Magandang Lunes sa inyong lahat. Ikalabing dalawa ng Agosto, makalipas alas 7 ng umaga. Dalawang minuto lang. Ayan, welcome, welcome sa IMEEsagot. Ayan, wala pa si Sharala na stack up daw sa tulay. Ano ba ito? Solo flight naman ako this Monday morning. Happy Monday! At magandang umaga sa mga listeners ng DWIZ 882, mas todong lakas sa Metro Manila. Ako ay si Imee Marcos at wala pa si Shalala. Samahan ninyo kami sa isang oras ng balitaan at pag-uusap ng napapanahong issue sa ating bansa. Live tayong pinakikinggan at pinapanood ng ating mga viewers all over the world through my Facebook page ng DWIZ at si Mayor Alfred Romualdez na wala pa rin. Ano ba yan? Talaga naman. At tayo magbabasa ng kung ano-anong komentaryo na comments ng ating listeners sa official Facebook page dito sa Governor Imee Marcos. Mula kay Cecilia Asay, ride on ang senator naming lahat. Nako, senator na, umaasenso ako. Happy so much even just to see your live video only. Nakikita ko kasi yung tunay mong pagmamahal sa taong bayan. Like Apo. Ayan, Apo. Ha? Si tatay ko yan, yung Apo Lakay. Yun pa rin ang tawag sa kanya sa Ilocos. Eh. Wala halong plaka plastikan. Oo naman. Hindi na mauso yan. God bless po, Ma'am Imee. God bless din, Cecilia Asay. At kay Larita Marquez, I love the sense of humor ni Ma'am Imee. Di ka aantokin when she talks. Ang ingay nga namin. Kasali pa si Shalala. Walang ginawa kung di tumawa ng tumawa. Ayan naman. Mula kay Flor Burke, sabi unapproachable. Matapobre mga Marcos. Hello. Huwag naman. Wala namang ganun. I poor. Uso pa ba yan? Kadiri ah. Hindi pala. Game pala si Gov Imee, makisama at pobre o mayaman. Lagi okay mag-selfie to anyone and happy. Parang walang pagod. Nako ha, ang selfie na yan ha. Wala na yata ang camera siya sa Pilipinas. Sa totoo lang. Grabe pag si-selfie. Sakit na yata. Pero masaya naman. At least, di ba? Okay, sabi naman ni Malu Temple. Ang saya-saya ko kung ito'y nakikita ko kayo. Madam Imee, your heart and soul is really for the people. God bless you always. Thank you too. And naiilang ako pag sinasabing Madam. Sino ba si Madam? Di ba yung nanay ko yun? Iisa lang yung Madam sa buhay natin. Ang nanay ko, Diyos ko Lord. From Romulo Pascua, Madam Imee Marcos. Naksa, umakasenso ako, Madam. You are the best and most inspiring with a charming beauty. Naks naman. Among the candidates for the 2019 election. Best qualified, true, and kind-hearted leader. God bless you always, Gov. Imee Marcos. Thank you po. Galing kay Ryan Sally. Singit nyo name ni Shalala. Sobrang saya. Ha, ha, ha. Ayan, talaga naman si Shalala. Pero wala pa siya. Hoy, Shalala, saan ka na? Aling tulay ba yan na tinatawiran mo? Ayan, si Shalala wala pa rin. Ayan naman, ang aking kapartner. Solo flight tayo ngayon. Ganyan talaga. Pero ang Lunes ay talaga matrapik. Wala tayong magawa. Mula kay Rombus Sarmiento, ikaw Shalala, paano mo kadikit si Imee at ikaw pinili niya? Sobrang nakakatawa kayo. Oo nga. Talagang, si Shalala at ako, actually, meron na kaming TV, ano, radio show noon. Noon, Saturday morning, kung ano-anong kalokohan. At ang pangalan ay Ladies Room. Puro kalokohan. As if naman may Becky sa Ladies Room. Pero, masaya siya. Puro kababaihan, puro kalokohan, puro mga ginang ng tahanan. Ayun. Galing kay Chiguero. Hi po, Shalala. Mag-host ka lang kay Manang Imee. Governor namin yan. Aloha from Hawaii. Ayan. Sa Hawaii pala to. Ang saya-saya. Ang Hawaii parang talagang extension ng Ilocos. Dahil lahat ng Kailocanohan ay nandun. So, talaga naman napakasaya. At gustong-gusto ko itong mga naririnig natin sa ating mga nakikinig. Maraming salamat sa inyong mga nakakatuwang mensahe at komento.
all over the world, wag is na bin, talaga international show. Patuloy lang kayong mag-comment sa ating mga Facebook para mabati namin kayo on air. Kung kayo ay may katanungan o concerns, ipadala sa ating programa. Thank you so much! Gusto nyo mapanood ang mga dating episode ng IMEEsagot, may official YouTube channel na tayo. At balikan ang mga nakaraang episodes. Don't forget to click the bell button para ma-update kayo ng mga bagong video uploads. Please follow the official Instagram account at official Imee Marcos. May official na kami, hindi na renegade, hindi na kung ano-ano dyan, talagang official na. Kung gusto ninyo makita at malaman ang ating mga daily happenings, maraming salamat. At i-plug ko na rin ang aking mga social media accounts. Follow me on all these other accounts that are all over the place, from Facebook to Twitter to Instagram. Thank you! The Philippines Graphic is the last news weekly magazine standing. Brief, incisive analysis, and in-depth reportage in the pages of the Graphic. Enjoy the freshest short fiction and best poetry this magazine offers in its literary pages each and every week. Intelligent minds gather at the Graphic. Grab a copy now. Narito na ang mga trending na balita. Ayan, mga trending na balita. Pangulong Rodrigo Duterte nangakong tutulong sa partidong hugpong. Ngunit mananatiling kasapi ng PDP laban sinabi niya na afterthought lamang ang kanyang resignation. Sabi ni Pangulong Duterte, tutulong siyang i-endorse sa mga kandidata na susuportahan ang partido ng kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nang dumalo siya sa pagtitipon ng hugpong ng pagbabago nung nakaraang Biyernes sa Davao SMX Convention Center. Andun ako, masaya, ang dai. Millions and millions, ika nga, walang katapusan ang picture taking ng mga Davao councilors, ng Davao Barangay Kapitanes, Davao Kagawads, at ang saya-saya, napakarami nila. At apparently, excited na excited din sila. First time, buong buo yung mga Kagawad nakapag-picture taking kay Presidente Duterte mula pa nung nanalo siya bilang Pangulo noong 2016. Ngayon pa lang daw sila nabigyan ng pagkakataon, sobrang busy ng Presidente. Totoo naman, kasi naging national property na siya, hindi na siya Davao property. Ayan naman, masaya talaga. At mahal na mahal talaga ng mga tao sa Davao. Enjoy. Iba talaga yung lokal eh. Talagang daman-daman mo yung pagmamahal ng tao. Ang mabibigay ko, ang sabi ni Presidente, ang mabibigay ko lang siguro is my endorsement. Ngayon, kung gusto ninyo, magtulong kayo. He said in front of local and national politicians, at nandun ako extra. Andun na si Senator Cynthia, Angara, at yung iba pang grupo. Hindi na numpa ang Pangulo bilang miyembro ng HNP at nagsilbi lamang bilang guest speaker sa event. Pinayuhan ni Duterte ang mga politiko sa audience na huwag kumala sa kanilang traditional mother unit. Kasi talaga napakarami na nagsuporta at sumuporta kay Presidente Duterte. Samutsari kami. May grupong nasyonalista katulad namin. May mga NUP, NPC, may PDP laban. Eh yung hugpong, eh puro school lang naman yon, puro sa Region 11, puro Davao lang yan. Pero yun nga, importante talaga na pumunta at malaman kung ano yung mga pakay ni Mayor Inday Sara, ang ating bagong national leader, kahit ayaw pa niya. Eh, talagang hindi mo talaga maiwasan siya na talaga yung bossing ng napakarami. At siya ang tinitingala bilang leader ng mga bagong henerasyon. Ayan, join na ako doon ha, kahit pipilitan lang na kabataan. Sinabi ni Mayor Sara, walang conflict sa HNP membership at pagiging membro ng isang national party sa dahilan na isa lamang regional party ang hugpong. Tama naman. Talaga namang samut-sari, may ibang partido eh, halo-halo. Eh, gusto talagang sumuporta sa administrasyon ni Presidente. Kaya lahat gustong maging hugpong. Yun talaga.
Samantalang sinabi ng Pangulo, isang afterthought lang ang pahayag niya tungkol sa resignation. Bunsod lang ng kanyang frustration over the continuing drug menace at corruption sa gobyerno. Ayon. At eto nga, maraming nabahala kasama na kami ni Bongbo na sinasabi ni Presidente magre-resign na raw siya kasi punding-pundi na raw siya sa korupsyon at galit na sa kung ano-ano nangyayari sa ating kapulisan. Pikon na pikon siya, higit sa lahat, nauna yung nayong Pilipino. Tapos talagang pumutok na ang kanyang butsi nung narinig, pati ba naman yung V-Luna, yung mga sundalo na nanggaling sa Marawi, yung mga lumaban at nagkaputol-putol pa yung mga pat kamay kung nasa bugal, yung kung ano-anong mga malulubang sakit dala ng kanilang paglalaban para sa ating bansa. Eh, ninanakawan pa ba naman ang medisina yung ganon? Labis naman. Sabi nga niya, 50 million pesos ang pinapadala niya kada buwan para lang madagdagan ang budget ng V-Luna. Eh, wala namang maipakita. Totoo yun. Patagal ko na yung sinusumbong. Sa totoo lang eh. Last year pa, pumupunta kami. At nagpapadala ng tulong dyan sa V-Luna dahil kadami-daming kabataang mga sundalo na nagdarating ang galing Marawi na talagang makita mo sobrang nagkasakit, sobrang napinsala, kung ano-ano. Eh, wala man naman mabigay na gamot. Eh, sinumbong nga natin yan ilang beses dahil talagang sobra naman. Eh, talagang nag-donate pa tayo ng mga gamot, nag-donate pa ng kung ano-anong mga kailangan ng mga prosthetic. Eh, ayaw na ayaw ba naman na tanggapin? Eh, pinapahirapan pa yung donor na Amerikano, na alala ko, ano ba naman yun? So, finally, nagalit na si Presidente Duterte. At, ayan, tanggal na kayong lahat. Patay kang bata, kakakasuhan pa daw niya sa inis. Pero ang masama nito, ang sabi niya, mag-resign daw siya. Eh, sabi ko nga kay Bongbong, thanks but no thanks. Thank you sa tiwala at confidence, pero no thanks. Kasi kailangan pa natin si Presidente Duterte. At napakahirap naman talagang trabaho niya. Terrible. At narito na si Shalalalalala. Hello! Good morning! The late Shalala. The late Shalala. Grabe. Not so late naman. Nasari na tayo sa late. Nasari na ako sa late. Imagine yung naiyan na yan. Yun ang late. Nakaka-lurky-lurky. Alam mo, magaling pa ako ng Palawan. Huh? Hindi kami nakabalik. Nakabalik kami ng kahapon lang. Oo, ganun. Ay, namuntik-muntikanan pa kami hindi makasakay. Ay, bakit? Ewan ko sa'yo. Dahil doon sa sumadsab na eroplano. Oo, nakakaloka yung sumadsab na eroplano na yan. Alam mo ba, kami din, galing Davao, pinasakay kami sa eroplano, 6 oras kami nag-iintay doon. Tapos, nung sa wakas nakalipad, biglang ikot naman kami ng ikot 1 oras, hindi makalan. Ano ba yun? 9 hours, parang umuwi ng Ilocos by land. Grabe, no? Parang ilang libo yata yung naghihintay. As of this moment, narinig ko lang din napanood ko sa TV, meron daw isang maleta nasa Naiya Airport na hindi nila magalaw-galaw kasi parang ang feeling nila parang may bomba or something. Ano ba? Nakita lang nila nakalagay sa isang area. Pero hanggang ngayon chine-check nila, sana hindi naman ano yun. Baka naiwan lang yun, di ba? Kasi tayo pag binaiwan na bag, may bomba yan. Afraid. Yung pala, wala lang. Baka naiwan lang ng mga natataranta. Ang gulo, yung anak ko, na-divert yung kanilang flight galing US, na-divert yung kay Matthew, na-divert to Clark. Pero yung mga maleta nila, hanggang ngayon hindi pa mahanap. Somewhere in Naiya, ang sabi. Nakaka-lurky. Ano ba yan? Ay, nakatalagang ganyan. Only in the Philippines. Ayan ah. Hindi siya nakakatuwa. Nakakaasa. Ano ba yun? Paano magiging ganun kagulo dahil lang sa isang eroplano na sumadsad? Kasi sabi nila, yung mga eroplanong bababa ng runway, talagang mahihirapan sila. Kasi alam naman nila, limitado lang yung pagganilang pagbaba ng runway, tapos hanggang pang park.
Ganun sila eh. Ang gulo-gulo, naiya, nagmistulang malaking evacuation center. Hanggang ngayon. Sa dami ng stranded na pasahero, aksidente sa runway ng Xiamen Airways, iimbestigahan. Ako, imbestiga na naman. Naman yan. Ay, kaya kina-OA naman yan. Pero okay lang. Ay, wag. Imbestiga, nakakapagod siya. Pwede ba gawin na lang ng paraan yan? Solusyonan na yan, nakakapagod yung imbestiga. Natagal na rin naman pala, di ba? Kaya lang putika ng mga gamit ng mga ano. Oo nga, antindi pa ng ulan. Ano ba yan? Okay. Nakakalurky. 24 hours pagkatapos buksan muli ang runway ng NAIA na isinara dahil sa eroplano ng Xiamen Airlines na lumagpas ng paliparan, libo-libong pasahero pa rin ang stranded sa NAIA, lalo sa Terminal 1. Tama, Terminal 1 nakakalurky. Kakaawa yung mga tao. Nangako naman at tutulong ang Xiamen Airlines ng China sa local aviation authority sa pag-iimbestiga ng nasabing insidente. Pinagmawalan muna ng pansamantala ng CAA, Civil Aviation, na lumabas ng bansa ang dalawang pilotong nasabing airline. Ayun. Ang sabi ni Secretary Arthur Tugade, this incident served as an eye-opener. Naku, eye-opener lang. Pwede ba? Ngayon pa lang ba nag-eye-opener na karambola yung walang kwentang airport na yan? Ano ba? A reminder, mawalang galang na lang. Apo Art, nakaka-lurky. Ilocano yan eh. Galing Cagayan, Taruba namin. Pwede ba? Take a second look at processes, procedures, protocols to improve in the future. Pwede ba improve na now? Nabamatay na kami. Diyos ko. Pag napahabaan yung issue, yung diretsyong ayos na. Oo nga, pwede ba? Ba't aaralin na naman to? Diyos ko, this is not our own liking. For years ang pag-aaral. Pag-aaral na naman, mag-iimbestiga na naman, mag-re-review, Diyos ko. I am sorry, we did our very best to address the situation. Pero pikon yung ibang OFW, ni wala man lang daw maharap na government. Wala daw silang magawa. Kawawa sila. Binibigyan sila ng pagkain, pero hindi naman siya enough. Oo, pero correct. Talagang wala kang mapwestuhan doon sa area. Wala kang maupuan. Grabe, ano ba yun? At ako, nag-google ako, ang Xiamen area pala, dito pala yung maraming Chinese na pumunta na Pilipinas. Ang Chinese na Pilipino, talagang Xiamen. Xiamen. Galing Xiamen. Kumbaga yun ang hometown nila. More than 60%. Pero hindi ko alam na may airline sila sa totoo lang. Alam ko may SM sila. Ngayon ko lang nalaman na may Xiamen Airlines pala. May airline pala. Nako. Ang dahilan, sabi nila, talagang bumagsak daw yung aeroplano sa mismong tiyan niya. Hindi na ilabas yung kanyang gulong. Kaya hindi daw mahila. Kailangan buhati ng todo. Buti naman, safe lahat ng ano. Well, at least yun. Yun ang pinakamaganda. Pero nakakalurky, isang pakabagal ng response, ibang level. Parang, at yung gobyerno, parang inaasa na lang sa airline na humarap sa tao. Parang wala akong nakita government anything dun. Totoo lang, wala, no? Pinaubaya nila sa mga tao sa aeroplano, sa airport. Kawawa yung mga OFW kasi sabi nila, ito na yung deadliest deadline nila. Sa bakasyon, mamaya mawalan daw sila ng trabaho pa. Kasi due na sila nung Friday or Saturday. Tapos Monday, wapa! Andun pa rin sila. Pero anong ginagawa ng clerk? Di ba may clerk tayo? Ang clerk naman, meron kasi kami mga kaibigan na gano'n ng clerk. Pero ang hirap din. Ang hirap sa clerk. Ang layo pa pero din. Pero totoo kayo. Yung NLEX na yan, traffic din. Yung mga bagahe nila na hindi nila alam kung nasan ngayon. Yun nga, yung anak ko hanggang ngayon. Kawawa. From LA to Ewan. Kasi mo, nakakaloka. 69 flights were canceled. Due to excessive delay, kahapon. Local and international. Ah, all of the above. Kami sa Palawan, nakadalawang uwi kami. Punta. Ano naman mo, Bill? Hindi, pumunta kami ng airport sa Busuanga. Naghihintay kami. Cancel. Ang ginawa mo doon? Inibitahan lang ako sa isang island. Sunlight Eco Tourism something. Oo, nasa gitna ng dagat. Yung island na yan, sa project ng papa ko, nagdala sila ng mga animals for conservation from Africa. Yung mga, ewan ko, di ba? Marami daw ibon doon. Ang teka muna, hindi ka nakapunta? Anong ending? Hindi, nakapunta ako doon, nung pabalik lang ng Manila. Ba't wala kang nakita ng hayop? Yung mga zebra, mga... Unggoy lang nakita. Ano ba? Yung kapamilya ko. Luka-luka. Bakit wala ka? Hindi pati ibon, tsaka ahas. Ano ba? Pero ahas, dalawang paa. Oo, ang ganda ng lugar.
Pero teka, wala kang nakita mga zebra, yung wala mga mahabang leeg, wala. Oo, aso nakita. Ano ba, askal? Wala talaga, go. Wala ako nakita. Ano klase yun? Hindi, may islang gano'n. Tapos yung mga African animals dinagay doon kasi pareho daw yung conditions. Tapos conservation yun para hindi na sila ma-extinct ever. Pero ang laki-laki ng air. Nag-host lang ako ng isang event, nung event nila. May racket ka? Oo, oh, rumakit. In fairness, rumakit isa. Ayun, yung Clark. Ay, kailan ba yung gagawin? Ako, nakakalurky. Ako, may balita pa, gagawa pa ng isang Bulacan Air. Eh, airport. Eh, ang akin naman, pwede bang asikasuhin na lang itong naiya na to? Naiya mo. Or, panindigan na ililipat na sa Clark. Ano ba talaga? Tapos dadagdagan pa ng Bulacan. Parang dadagdagan ng dadagdagan. Walang matinod isa. Tapos yung domestic natin dito sa Terminal 4, di ba? Yeah. Ang sikip. Oo, ang sikip. Sikip niya. Ang gulo-gulo. Pagbaba, parang pumila ka na ng NFA Rise. Oo, si NFA Rise. Sa ang ending, wala. Pagdating mo doon, close to you. Close, close to you? Ano ba? Nakaka-lurky. Oy, pumunta ako sa Kwan, sa Davao. Mainit ang ulo ng presidente. Pahapin. Doon sa, yun nga, yung mga veterans, yung V-Luna, na ninanakawan pala yung pondo ng sundalong may sakit. Mm. Tapos sabi niya, 5 million pag nahuli ang Ninja Cops. 500,000 kung patay niya. Ano only yun? In the Philippines, agilet. Wala na talaga si presidente. Galit na galit siya. Kaya sabi niya, magre-resign siya sa inis. Yabot na yabot. Ano ba? Nakakasuka na. Sabi nga. Pero hindi naman tayo papahag na mag-resign siya. O, oh, hindi pwede yun, ano? Hindi pwede. Hindi sa lahat walang may gusto ng trabaho niya. Nabawasan ang mga adik. Nabawasan ang mga adik. Nabawasan. May natitira pa sa may ganun. Sa area namin. Sa area namin! Sa ka ba? Tatalon! Tatalon ever. Napatatalon na yun. Talagang itinuro ko yung iba. Oo, oh, itakanal pa talaga eh. Talagang kinakailangan kanalin. Ayan. Tapos, ay, meron pa pala siya sinabi tungkol sa eleksyon. Sabi niya, yung hugpong ng pagbabago, lalo siya maipapangakong datong. Wala siyang financial support. Although, yung mga nandyan na gusto mag-support, pwede na rin ituturo na lang daw niya yung kanyang mga kandidato. Pero ang maipapangako niya, wala daw gamit-gamit ng muscle. Muscle ng mga pulis, ng mga marines, ng mga AFP, mga sundalo, hindi daw makikialam. At yung COMELEC daw, ito daw ay magiging pinakamalinis na eleksyon ever. Ay, oh, may ganun ako talaga. Hopefully. Bakit may ganun? Oh, sabay dasal. Sabay, sabay tingin sa lahat. Sabay tingin sa lahat. Sabay tingin na everywhere. Pero emo ko, if anyone can do it, it's President Duterte. Pero nung nakarang election natin, maayos naman, di ba? Maayos, tahimik. Ang sabi nga, tahimik na, wala nang masyadong nagbabarilan. Kasi unang-una, nagbabarilan. Kaya lang ang nangyayari doon. Ang vote by bongga dahil. Lamang na yung isang totoong tao mananalo. Pag gising niya talo na siya. Ayun naman. Huwag kang ganyan. May hugot kami ba? Panggulo ka talaga. Hindi ko siya kinaya. Kaya pala yung mga tatakbo dyan. Pag alam niyo lamang na kayo, wala hong matutulog. Ayon in honor of Kuliger. Walang tulugan. Talaga. Hanggang kayo... tama pa rin siya. Walang ako, tulugan. Ako, magdadala ko ng folding bed. Doon ako magtulog. Oh, ayun, magandang tip yan. Oo, kasi lahat ng kandidato sa susunod na taon. Magnakalo ng ganun. Pagka ganun, loss na ang vote. Eh, dynamic na nung isa. Nung girl, na. O talaga, dynamic na nang gano'n. Hindi na nang gano'n, ano? Lunas ng umaga, nakakasira ka ng linggo. Beshet, ikaw pero, talaga. Pero yun ang totoo talaga. Truly Lee, o, sabi na nga. Naging hugot line na nga. Nabongbong Marcos ka na sa pag-ibig. Ayaw din yung reaction. Nakatulog ka lang. Yes. Pinaltang ka lang. Kaya yun, ha? Dapat yan, before the election, magtulog kayo ng 24 hours. Para pag election na busy na din kayo. Bring kayo ng kulambo. Oh, ayan. Kulambo, folding bed, unan, kumot at iba pa. Kasi sunod kayo sa labuhangbo, jujoin ako, ako magdadala ng kulambo niya. Ito talaga? Baka malagi yan. Ay, naku. Ito talaga? Oo, talaga naman. Nakasyala lang ba ito? Nakapagod na. Ang bilis ngayong bilangan, pero wag kang pipikit. Oo, wag kang pipikit. Pero ikaw na napapikit ka, dog. Noong eleksyon.
Nakakainis, ano? Nakasakit ng ulo. Ano ba yan? Ano ba yan? Hoy, ano ito? May mga drugs na naman. Saan na? Saan ba ito? Time in Manila. Saan yun? Sa Makati Avenue, nagbebentahan daw ng drugs. Tapos yung tatlong attorney, inaresto din. Ay, oo. Bakit join din yung mga, pati yung abogado? Mga abogado. May mga fiscal na nakikipag-awit sa NMDA. Oo, ano diba? Yun? Bakit na yun? Luka-luka yung babae. Nasira, of course. Worst my 5 minutes. Ah, yun pa lang, hindi naman siya buntis. Oo, meron lang, ano, yung mens lang. Sabi rin nga, ano ba yun? Nakakaloka sila. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung mga kwento ngayon? 24 million ecstasy. Anong say mo? May PDEA shipment. Ayan, turuan ng customs at ng PDEA. Anong say mo? Ganyan naman talaga. Ba't hindi siya matapos-tapos? Oo nga, ano ba yan? At iba-iba ng ano, gamot o iniinom. Padami na ng padami. Ang alam ko dati lang, yan, marijuana. Tapos mga organic pa. Ito mga chemically eke. Ito kung ano na, may mga kulay pa. May kulay pink pa. Bakla yung gumawa. Oo nga. Tapos may pandan. Pwede nga gumawa nun, for sure. Sigurado, may pandan flavor. Kasi kung may green, lalaki ano ang gumawa nun. Ay, brown yan. Oh, bakla yun ang may alam. Pink and pink! Pink and hot green. Pink pa. Hot pink and lime green. Diba, no? Psychedelic. Ano ba yan? May love, but big. Pero not making the drugs. Not making the Ano na? Saan tayo na? Ay, mag-ano muna tayo? Mag-showbiz muna tayo. Ay, showbiz, hoy! Wala kang masasabi. 80 years old na si Mother Lily. Mag-attend ako kagabi. Masaya. Nakita ko masaya, no? Sinasama ako nila, nila Nanay Loli. Hindi naman ako hindi ako pala atin ng gano'n. No, ako actually tinatamad. Kaya lang nahihiya ako kasi si Richelle at saka si Mother Lily talaga sobrang haligi. Sa pelikulang Pilipino. At saka itsura, close hindi na kumikita, may I make you see. Kahit na delay ng check. Delay ng check? Magkagal na. Salvador. Sabi siguro yung mother. Nakala ko din si Shala lang pati. Pero aminahado naman si mother doon. Anong sinasabi niya? Anong dahilan? Masaya lang daw siya. Tsaka dance siya. May production number na panood mo. Kakalok. Ang galing pala magpiano noon. Music major pala talaga si mother. Nagpa-piano siya. Parang yung kumakanta na sa kanan, yung piano niya na sa kaliwa. Hindi nagkikita. Bakit? Parang off. Mother. I sakalin kita. Hindi, ang galing kaya magpiano in fair. Lagi siya. Alam mo, pag pumunta kami sa Regal dati, kasama ko sila Gogi, sila Nanay Loli. Ay, upo muna kayo dyan. Akala namin kayo, magpapiano. Kasama ko papasok si Lovey po. Naku po, alaga ko. Ang bata-bata niya noon. Ang ganda niya, no? Ang ganda niya, ibang level. Ba't ganun? Payat lang, pero yung babaeng yun, pag nilagay mo payat sa magazine. Payat na, pero balingkinita na payat, bilog. Parang 20 ganda. Lang na natang yung blame. Magkaroon ako ng bewang, no? Sasamparin ko yung magkaroon ako ng bewang, period. Kahit balik lang. Those were the days noong 2023. Ano? Ano ba nangyari na? Ewan ko sa... Ay, ito ba matutuwa ka? Oh, matutuwa sino, ka dito. Alam na. Close ka kay Casey Concepcion. Oh, Casey. Kasi classmate ng anak ko. Nakita ko si Shawi kagabi. Ang ganda niya, nakataras mo ba ang hair? Oo, mahilig siya mga ganong gano'n. Nagko-concert siya eh. Si galing daw siyang concert. Si Sharon Cuneta. Oh, eto. Tapos si, mukhang hipster si Senator Kiko. Oh, may mga bungat-bungat dito. Pero dapat siya magsishade, no? At saka dapat siya nagpapakulay ng hereret. Puting-puti na yung kanyang hereret. At kaganan. Bakit mo minimakeover lahat ng tao? Kung ako, ang ano ng eye bags ko, kay Senator Kiko, hanggang pisngin na yung eye bags. Sobra ka! Pinapasaya ko lang siya. Oy, akin yun na hindi ka. Oy, eto nga, si Casey Concepcion, nag-post na ng bagong picture ng bago niyang boyfriend. Ano pa, sexy na ba? French filmmaker, businessman, Pierre Emmanuel Plassard. Sino yan? Oo, businessman daw sa France. Di ba ito nag-aral siya? Oo nga, kasi nag-aral tanggap siya. Naman fashionista daw. Naman talaga ni Casey eh. Tanggap siya naman daw ni Shawi. August 18, nag-post si Casey na may boyfriend na siya. Diba? Pero matanda na rin si Casey sa totoo. 33 years old? Oo nga, yung anak ko nga may baby na nga and everything, yung kanyang kaklase. Oh, eto naman,
ito, gustong-gusto ko to, itong balitang ito. At 43 years old, dati natin, first runner-up Miss Universe, Miriam Kiambao, buntis na. Ay! At pwede ba? At 43 years old? Pwede ba, pa yun? Hindi ko pala try. Ako ka ba? Hindi ko pala try. 43 years old. 43, pwede ba yun? First time? Mga yes, first time. Pero, kanya na, high risk pregnancy, kailangan mag-ingat siya. Ang naging asawa niya pa. Huwag madudulas, huwag mahuhulog sa istablado. Naging asawa niya, di ba, preacher? Oo, di ba siya din? Preacher na rin siya? Oo, naging ganun siya. Pag nakita mo si Miriam Kiambao, babasahan ka. Kaya pag nakita namin, umiiwas na kami. Kasi babasahan niya kami. Anong babasahan? Sa Biblia, taken from the book of Chuchu. Pag nakita namin si Miriam, ay, ganun si Miriam Kiambao. Kaliwa na kami, nagkatagulo. Sobra kayo. Swerte lang din yung mapawipan. Pero I love Miriam. Congratulations. Oh, grabe. Imagine mo, 43. Good for her. Pero ingat. Oo. Ako, ingat talaga. May bawal yung mag-heels dito. Oh, bawal lahat. Kailangan mag-ingat kasi oo, syempre. Tsaka pili lang yung kakainin. Ganun ba yun? Sabi niya. Pero yun, IVF ba yun? Nauuso yun eh. Pag matanda na, di ba? Puro sa IVF. Tapos lahat may kambal. Puro kambal yung mga anak nila. Pari si Joel Cruz, di ba? Iba naman yun. Ano yun? Si Joel Cruz, di ba? Lahat ng anak niya kambal. Oo. Puro kambal kasi IVF nga eh. Ano ba yun? Yung whatever. Napag nilang kinas-IC. May boyfriend na si Casey, nabuntis na si, si Miriam. Ngayon naman, hanggang ngayon, single pa rin daw siya. Si Pops Fernandez. Ayan naman. Pero mabait yun. Gusto ko siya. Ang hinhin niya mag... Alam mo, nung nakasama hindi tayo ganun. Kaya tayo magiging mahinhin, dear. Nung kumain, nung nakita namin sa isang long table kami, Diyos ko, habang binubuhat niya yung kutsara tinidor, ang tagal-tagal, bilbilan na, susubo na siya. Susubo na si Pops. Ang taga. Ano ba? So, nahigop na namin yung soup. Nagsalad na kami. Hindi na pa naaangat yung kutsara tinig. Sobra sa sobra gini. Sobra gini ni Pops. Grabe. Dalagang bu. Talagang mga dalagang bu na orig. Ano ba yan? Oo nga. Ay, bakit siya single pa rin? Bakit siya? Hanggang ngayon single pa rin. Ano bang meaning nun? Merong na-chismis sa kanya dati. Eh, baka type na lang niya yung gano'n. Di ba, uso naman yung pa-boyfriend-boyfriend lang. Wala rin nangyayari sa mundo, di ba? Pero si... Nakita ko si Ai-Ai. Speaking of boyfriend-boyfriend. Naka total head-to-toe cougar outfit. Kasama ang jowa na napaka-baby. Alam mo naman yung lola mo. Ano alam mo? Hindi pa patalbog. Ayaw patalbog. Talaga, hot stuff na hot stuff siya. Nakaka-lurky, tawa ako ng tao. At saka diba talaga nakakabata yung pag ang jowa mo, bata rin. Ay, ganun ba yun? Talaga tinignan ko yung mga staff mo, diba? Na ano? Ay, ang babata niya to begin with eh. Ilang taon na ba si... Parang 26 pa lang yung boyfriend niya yata. Napipilitan yung 30, pero mukhang 12. Tanggalan mo yun yung balbas, parang nag-Jojo ko lelens pa rin siya. Baby. Jolens. Joko lelens. Kapala na siya. Ang dami mo nang kagkwento sa mami mo. Siya lang ko pinagsasabi sa akin. May Joko lelens pa. Hindi, pag tinanggal mo yung beard niya, bagets na bagets. Oo, totoo, baby. Pero sweet. Oh, they're so sweet in fairness. At saka... At ang lola mo, happiness. Oo, tagadala ng bagay ng lola mo ang jowa. Correct. And then yung mga lolay nandun din, si Nacelia Rodriguez and ang aking kamag-anak fake news, Daisy Romualdez, but I love them. Classic na kasi. Susan Roses nandun Tita din. Tita Susan, di ba? Nakakaano pa rin. Ano ba? Ano bang klase mukha yun? Glamour pa rin si Tita Susan. Pero ganda-ganda ng mukha. Katotohanan. Ganun pa rin. Yan yung mga original na mga beauty queen way back noong 60s, 70s. Hanggang ngayon, yan pa rin ang mukha nila. Hindi nagpapaayos. Oo, ano? Merong iba nagpaayos ng ilong, ng bibig. Yun naman ang uso ngayon. Ako wala na akong papaayos. Tinatanggihan na ako. Kapalaga, walang iyak. Sino pa ba nandun? Ate B. Siyempre, si Congresswoman Vilma Santos. Andun pa rin. Like her. Gusto ko yun. She's adorable. She's the sweetest. Siya ang tunay na Imee Marcos. Alam mo ba yun? Bakit? Kasi siya ang gumanap sa iginuit ng tadhana. Ginampanan niya ang papel na Imee Marcos. Yeah! Na ang tatay mo din si Luis. Si Luis Gonzalez at si Gloria Romero. O, diba? O, nasa may movie na yun.
Buhay pa siya. Dalawa yun eh. Yung una yung ginuhit ng tadhana, tapos yung kwan, pinagbuklod ng langit. Ano? Anong sayo mo sa title pa lang yung pag-ing? Ang gaganda, di ba? Kali, di ba yung pero yung mga title ngayon bumabalik, no? Actually, pero ba't nauuso lahat ng title ngayon? English. Mga okay. Millennial ek-ek. Mm-hmm. Pero anyway, nakakaaliw yung mga old stars. Nakakatuwa sila. Andun sila. Lahat kumpleto. Saka well-loved talaga si Mother Lily, no? Oh, kahit pa paano. Nakita mo yung original underage. Maricel Snooki si Dino. Cute siguro, no. Adorable. Mga baby pa. Mm-mm. Saya. Happy birthday, Mother. Happy birthday, Mother Lily. Lahat kumanta. Lahat nagsasayaw. Enjoy naman. Tapos si Charo Santos nandun. Sino pa ba? Lahat ng big wigs andon. Nakita ko doon kumakata si Gary Valencia. Gary Valencia, no? Tapos sa Channel 7, andyan din naman si Kwan, sina Joey Abakan. The whole gang was there, talaga naman. Lahat ng mga executive. Well, talaga si Mother. Oo, ganun siya ka-powerful. Totoo si naman, haligi naman siya. Next is showbiz kasi, after ni Mother Lily, si Boss Big Del Rosario. Boss Big na. Wala nang iba. Pero si Big kasi, nag-umpisa, puro music industry. Yes. Si Mother Lily, sine at sine pa. Talaga naman, binubuhay niya single-handedly. Oh. Ang dami nagre-reklamo, nagsisita, na kapag may Metro Manila Film Festival, bakit daw, pito, halimbawa, o lima sa sine, puro Mother Lily. Hindi natin maiiwasan. Siya na lang yung tsatsaga na mag-produce na mag-produce. Ayaw na nga ng iba eh. Diba? Siya hindi na sinusukuan kahit paano. Speaking of yung movie, ang dami dito sa pistang Pilipina. Oh, Pilipino, yes, the Philippines. Ang dami na pool. Bakit nga ba? Ano ba nangyari? Na. Ang kumikita lang yung kay ilan Bella Padilla. Oh, tatatlo lang daw kumikita. Kay Bong Navarro. Sabi nga. Signal Rock. Ay, hindi Signal Rock. Hindi. Na-pull out. Pull out din. Nabasa first ko. Day, nagagalo si Direk Chito. Yung iba kasi 100 theaters, yung Signal Rock 47 lang. Bakit? We don't know. Tapos na pull out pa. Oh. Ba't ganun? Tagal-tagal na ni Direk Chito hindi nagpo-produce at magdi-direct, di ba? Comebacking yung dapat eh. Top 3 yung kay Sue Ramirez, di ba? Sino? Yung kay Sue Ramirez at tag-ABS. Yun na nga, bala ko nga manood. Biglang wala na yung mga sine gusto kong panoorin. Ano ba yun? Ano tira yung kay Bella, kay Bong Navarro, kay Sue Ramirez? Pero yung iba wala. Bakit ganun? Oo. Anong meaning nga? Alam mo, totoo, unang-una, pag tinanong mo yung mga bagets, kung nanood sila ng sine sa sinehan, sabi nila lahat, sobrang mahal na, hindi na kaya, hindi na siya yung date night. Di ba dati nung panahon natin, nung panahon natin. Morayta pa siya. Morayta, di ba? Kaya pa. Yes. Ngunit subalit ngayon, saksakan mo ng mahal na manood ng sine, tapos dalawa pa. Magkano na ba yung ticket sa sinehan ngayon? $2.30 yung pinakamura. Pinakamura yung $2.30. Bibili ka ng dalawa kasi date night niya. Tapos lalafang. May pinuntahan kami dito sa may bandang Puntigas. $550. Nakalazy boy ka. Tapos may popcorn. Nakatulog naman ako kasi. Walang silbi. Mahaba kasi lazy boy. Ayan na. Wala ko na yung video sa pinanood. Nakatulog. Dinamnam ko na lang yung $550. Pagbira. Ganun na ka, ma'am. Tinanugan, ma'am. Datung. It's too expensive na talaga. Pero, so, hindi na kaya ng mga bagets. Can you help with that? Ikaw ang mahal ng showbiz, eh. Kasi hindi na kaya ng bagets. Oo. Ano kaya dapat dyan? Talagang kinakailangan siguro, well, binabaan na yung amusement tax, 10% na lamang. Siguro babaan pa rin. Babaan pa rin. Kung Pilipino movies, babaan pa rin, di ba? Pero marami ng sinihan. At saka yung kuhan, yung kay Lisa Dino, di ba yung... Itong impistan ng pelikulang Pilipino. Pero yung sa FDCP, wala na ba siyang magawa doon? Kasi yung charter noon, kami nagsulat noon, nasa Congress kami, tumulong ng production, bigyan ng budget yon, at least level up sa... Actually, production nakakapag-produce yung distribution ng pamatay. Mahirap. Oo, ang datong-datong. Di ba hangang ngayon, 60%, 50-50, sinehan at saka producer. So, makukuha mo pa yon after ilang after. Misan nga, taon pa. Taon pa bago bumalik. Bago makuha mo yung... Siguro kailangan rin i-reconfigure kasi kung pumupunta sa SM at sa ibang mall, ang lalaki sobra ng mga teatro. Saksakan ng laki. Tapos, hindi naman nangangalahati.
puno. Mm-hmm. Di ba very empty sila? Siguro kailangan i-chop-chop na yan at gawing digital theater. Kasi karamihan ng mga pelikula ngayon, digital na yun, di ba? E di yung digital na lang ang gawin, tapos liitan na lang nila yung mga teatro. At saksakan ng laki. Hindi na uso yung ganun eh. Meron nga dito sa bandang edge, ay mga sinihan naman nila, ang didilim ng screen. Oo, that's right. Bakit ganun? Ano? Kino na sa pagbayad ng liyaw. Nakikita namin, wala na talagang pumipili. Wala na kataw-taw. Tapos ang lalaki, siguro dapat isaayos na naman yun at paghati-hatiin sa mga digital na lang. Yan tapos, nilang ibigay. Alam, ano ba dapat gawin dyan? Ang digital kasi pag pinilabas nila sa sinihan, Nissan, first day, last day. Oo nga, grabe. Nissan, first balik day, half day. Oh, half day? Meron mo gano'n? Meron. Pinupulot after what? Half kasi day? Kasi syempre kung alubaba ako ang theater owner, alam ko namang hindi pa kumikita, itanggalin na. Pero half day, give it a chance. Tignan nyo yung sa General Luna. Di ba na-pull out yon after 2-3 days? Mm-hmm. Tapos online, nangampanya lahat na maganda yung sinya, ibalik. Ayun. Nung binalik, tapos biglang binalik. Kaya hindi rin naman tama, kasi minsan, wala namang budget for promotion, yung mga pelikulang ganyan, the small films. They just don't have promo money. Hindi mo naman nababalitaan. From the trailer movie na lang sa dalawa, sa higanting station, ABS, tsaka GMA, pinakamura nila, 200,000, 30 seconds. Yeah, ang datong-datong. Ano ba yan? Para mo pa ipopromote ang mga sine. Yun na nga. So, hindi nalalaman ng mga kabataan na yun pala meron. Higit sa lahat. Yun nga, ang datong. Ano bang magagawa dyan? So, isa pa yun, yung mga taxes natin na saksakan ng mahal. Maski sa equipment, sa stock. Ang mahal talaga sa lighting equipment, ang datong-datong. So, OA. And then, isa pa, yung mga teatro natin parang hindi naangkop nga dun sa mga digital, sa mga makabagong na ek-ek. Pagkatapos, ano pa ba? Maraming magagawa pa rin, tulungan rin yung mga producer na medyo tapos ang dami-dami pang bagong artista pumapasok. Na hindi nagtatagal. Bakit wala nang mga Susan Rossi 7 na 20 years? Parang now you see them, now you don't. Oo, hindi ko nga na-memorize yung mga pangalan. Did you see si Tita Gloria Romero, di ba? Hanggang ngayon, grabe no. Ang galing pa rin niya, grabe. Pero ang si Marites kasi 'di ba taga-Pagala, sabi niya nako, pagdating ng oras na talaga sinusundo ko na nanay ko. Ang galing. Dapat lang, oo naman. Talaga naman. Magklase no, so cute. Yan na nga, so we should really do something about yung cinema natin. At sayang naman. Ang nakakaawa nga, close open dito sa Pilipinas, eh doon naman, namamayagpag naman sa lahat ng mga film festival, parati naman nananalo, in fairness. Mm-hmm. O diba, nung say, di ba they keep winning, sa totoo lang? Eh, dahil yung Marosa ni Jacqueline. Wow, oo naman. Nanalang best actress. Oh, si Brillante Mendoza, forever nananalo. Oo. Pero nung nilabas si Sinan, hindi. Oo, that's why. Anong meaning nun? Kasi lakad lang ng lakad. Lakad lang ng lakad. Walang yaka. Mga Pilipino hindi appreciate yung mga hindi galing ganyan. Ayoko talaga yung nagbibigay ng salita tapos ang layo ng camera. Hindi ko gets yun. Hindi mo yun. Ma-feel. Oo, this is, oo. Minsan napapansin mo rin. Oo. Tsaka nabuboard ako. Ang dilim. Kasi walang budget sa ilaw. Ano ka ba? Ganyan talaga, tapos puro camera shake, walang dali. Ano ba yan? Talaga naman. Pero nag-iba na, yung iba naman, ang linis-linis na, ganda na nga. Eh, okay. Kaya lang, yun nga, yung distribution issues, dahil wala nga teatro. Balik tayo sa dating sinauna, nanonood sa plaza, nakabangko. True. Mga bangketo, di ba? Garoy style nung sa Rizal Avenue, di ba? Oo, di ba? Wala nang aircon, para mura, ganyan. Buksan na. Tapos may kuwan, ano ba yun? Yung parang carbon na ginaganon sa projector talagang sinauna. Hindi na naintindihan ng mga bagets kung ano yung sinasabi natin. Hindi, yung iba talaga alam na nila, yung millennial. Kasi minsan sila nagtatanong, asa na po yung pelikulang ito? Manonood kami. Wala na. Oo nga, in 1 minute. Ano ba yan? Sayang naman. Paano kayang gagawin dyan? I think talaga we need to have smaller theaters that are purely digital. And at the same time, yung mga alternatives na magkaroon ng mga bangko-bangko na lang sa eskwelahan, ba't hindi, no? Ang ganda nga eh. Masaya nun, promise. True. Ano yun? Sa Amerika, di ba yung mga kuhan, yung mga car park, di ba yung mga grindhouse, double feature sa car park? Cute yun eh. Oo, nawala na, no? Made in the Philippines yun. Sa katutak na made in the Philippines? Talaga? Oo. Made in the Philippines yung mga sining grindhouse ng Amerika. Yung B-movies.
yun, nakakaaliw nga, eh, Sirio Santiago, Eddie Romero. Ay, nandun sila Joey Romero, as ever. At speaking of mahal, ang DTI sa wakas inaksyonan. Suking tindahan project sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Tatlong suking tindahan binuksan ng DTI. Naku, tatlo lang! Bakit sa Marikina Public Market. Naku, kakarampot naman to. Na magbebenta ng mga basic commodities or prime goods within or below the suggested retail price or SRP. Ha? Ibig sabihin, tatlong tindahan lang ang sumusunod sa suggested retail price. Lahat ng iba ay lumalabag sa batas. Ganun ba yun? Ano ba kasi ang sanction niya? Pinaparusahan ba yan? Sabi kay Secretary Ramon Lopez, ang ambisyon natin ay maging more than 100 to, eventually 1,000 stalls, parang isa kada municipality. Ang target nila. Target pa lang, pero tatlo pa lang. Eh, teka muna, ano ba ito? Pinapirma ang mga store owners ang commitment paper na kung saan nakapaloob. Dapat sumunod sa SRP. Dapat naman talaga, kahit hindi pumirma, di ba nasa akwan yun? Ang sabi naman ng store owners, nakadepende naman daw sila sa supplier o manufacturer na ibibigay sa kanila yung wholesale price o discount bilang suporta sa proyekto. Ayun. Ang dami na gumawa ng ganyan, hindi naman nagpa-process. Bakit na? Kailangan karirin kasi yan eh. Oo. Yung kadiwa. Kailangan talaga pangatawanan mo. Dito sa bibisorin na lang, pag tungtong ng 6 o'clock, pag 6 p.m. na, nasa labas na sila. Nasa kali na. Pero wala pa rin bumibili. Oo nga, ba't ganun? Unang-una, pare-pareho yung binibend. Lahat pare-pareho. Pero iba-ibang price ha. Nakakaawa nga yung mga ibang sidewalk vendor dun eh. Pero may bayad yun ha. Yung sidewalk vendor, hindi kaya siya libre. Yung tent yata, binabayaran nila. Binabayaran pati pwesto, kahit sa sidewalk lang. Pero nasa gitna sila. Alam mo, first time ko nakarinig ng ganun. Sabi ng polis sa akin, naluwaka ako. Sabi ng polis kasi dumaan ako dun sa Quiapo. Sabi ko, uy, awarded daw kayo. O, paano yung mga sidewalk vendor? Nung ginagawa, di ma, may bayad yan. Oo nga, may bayad nga. Eh, paano ngayon? Eh, madalas zero benta. Uh-huh. Eh, imagine, ang sabi ng pulis, nag-aambag-ambag daw sila dun sa Quiapo. Yung mga pulis ang naaawa, nag-aambag ng 50 para bigay na lang dun sa mga zero benta. Oo. Nakarinig ka na ba? Ang tawag namin, balitan na yung mundo. Ang tawag namin sa kanila, zero wena. Zero wena. Kakalaga. Kawawa naman. Ano ba yan? Wala na silang wala na. Kasi naman, yung ibang mga tinda dun, nung panahon pa yata ng tatay mo. Lalo yung mga gulay yon. Pwede ba yung ganun? Ano ka ba? Lalo yung mga langis-langis. Yung mga kabote. Yung mga gulay. Yung mga dahon-dahon. Yung mga dahon-dahon. Lantang-lantang. Sobra. Ayoko ng ganyan ha. Binibenta pa rin. Oo. Eh yung galunggong, anong say mo sa galunggong? Important na daw lahat ng galunggong. Saksakan ng mahal. Frozen. Ano ba yun? Parang hindi ko gusto yung frozen. Anong meaning ng frozen? At saka imported. Imported pa ang galunggong? Hindi sa Pilipinas yun. Uy, hindi naman, sabi hindi na naman siya knows na ng mga people sa around Gigi? The world. GG. Akala ko ganun. Hindi, cream dory na tayo. Anong say? Mahalya siya. Mahalya siya. Sabi, masama rin daw sa katawan yun. Kasi kung ano-ano daw ginagawa sa cream dory para mamuti. Ganon, naka-glue tayo, isda. Ini-injection na. Tama ba yun? May ganun ba? Nakakaloka, lahat na lang ng isda at lahat ng bagay talagang. Ayan, breakdown muna. Daldal mo kasi, shalala. May kausap na kasi ako. Okay, see you later, alligator. Ang programa nito ay sambayan na papakinggan sa DWIZ 88.1 at sa mga sumusunod na himpila ng RBN. DZRL, Bata, DZKI, Iriga, DYKC Cebu, DYKB, Bacolod, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKB, Diporo, DXKT, Davao, at DXDX, General Santos. One of Europe's biggest Southern boy bands is having their 25th anniversary tour, which is also their farewell tour, Boyzone. Boyzone.
performing together for the last time. August 26 at the Mall of Asia Arena. It's not time to make a change. 25 amazing years of Boyzone and a final album on a final tour. I can dream. Andito na at kasama ko si Shala na last 2 minutes. Wala, presyo pa rin ng diskusyon. SNR, ayun. May mga tanong sa atin. Ay, meron. Gov, meron. Ito. Madam Imee, buhayin po ang agriculture industry. Hindi ito pang mahirap lamang. Ito ang kailangan ng ating bayan. Yan po ay galing kay Noel M. Sol. Agree. Tama. 110% correct. Agree na agree ako dyan. Yung agriculture industry, nakalimutan na. Talaga. Kulang mahal ang pagkain kasi hindi tinutulungan ng magsasaka. Obvious ba? Ang ating bigas, pabagsak na talaga yung production. Tapos binagyo pa ngayon. Binagyo pa. Tapos dumadami pa tao. Ang mahal-mahal. Ano ba yan? Paano ang ginagawa yun? Tapos yung asukal. Hindi na nga tayo nag-export ng asukal. Ang taas-taas ng presyo. Bakit ang ganun kataas ang presyo? Hindi ko mag-gets. Parang weekly, no? Nagdadagdag sila ng piso, 50 cents. Tapos, pero pag bibilangin mo, laki nun. Ang laki-laki. At saka yung sinasabi nga na kuan, ano ba yan? Yung mga minimum wage. Hindi naman gumagalaw. Ano ba yun? Nakapako na yan forever. Samantalang yung presyo, taas ng taas. Nakaka-lurky. Ano ba yan? Pero mas mura pa rin sa palengke. Kasi isang beses na grocery ako, yung mga naka-plastic na kamati, sibuyas. Sabi ko, ay, ano ito? Expensive. Mahal. Lumipat ako sa palengke. Mas sa palengke. Mura. Pero kung minsan, lilipat ka rin dun sa mga Save More at saka yung iba pang palengke, yung mga iba naman. Yung mga imported na naka-plastic na carrots, tapos tinalop na at lahat, mas mura naman siya kaysa sa palengke. Kaya umaalma rin yung mga vegetable farmers namin sa Ilocos. Bakit yung mga ini-import ganyan kamura? Ano ba yun? Well, yung bawang, wag na tayo lumayo. Yung bawang ng Ilocos Norte, hirap na kami. Kasi binabagsak ng China, ng kemura-mura. Nadadagdagan pa ng smuggling. Nasa awan ng Diyos, wala pa nahuhuli. Uy, minsan yung mga bawang nila magaan, ha? Oo, super gaan. Wala nang laman, tubig na lang yata. Parang ano siya, parang yung ano ba, lang. Oo, ano ba yan? Pag tinagtad pero ang gandang tignan. Ang lalaki, ang tataba, ang puputi. O, di ba pinupukpuk natin yung wa laman inside? Oo. At kahit may laman, wa taste, wa amoy, wa bawang. So, pag nagsangag ka, parang isang gano'n nilagay mo. Wala lang. Wa smell. Nothing whatsoever. Fake news, fake bawang. Ano ba? Walang putok. Kainis. Kaya nga talaga totoo, kailangan tulungan ng farmers. Sobra na. It's too difficult na talaga kung anong nangyayari sa atin between the bad weather and the smuggling. Kailangan tulungan ng farmers. Ito parang segue din. Ito parang gano'n. Wala naman kay Alan Rodriguez. Taga Quezon po ako. Nais ko kung iparang... Ang ganda na. Beautiful, ano? Ang ganda ng probinsya niyo. At ang daming gwapo. Oo, ayan naman. Kaya pala maganda. Gulo mo, ha? Sabi niya, nais ko pong iparating sa inyo ang pagbaba ng presyo ng kopra. Correct! Hirap na po kami mga magsasaka. Hindi na po makapagkalis sa mga anak mo. Kakasap. Alam mo, nakakalungkot talaga. Samantalang, sa Leyte, wala na nga kaming nyug. Kinalbunan ng totally ng Yolanda. Tapos yung lahat ng replanting, gano'n. Ang presyo ng mga bilihin, hindi naman talaga natin makondisyon. Ibig sabihin, talagang problematic tayo dyan dahil ang presyo natin determined by the world market, ika nga. So wala tayong magawa. On the other hand, marami na nagagawa. Ako, nagbabuyback ako sa probinsya, sa Ilocos Norte. Pag sumadsad ang presyo ng sibuyas at ng bawang, binibili na namin sa probinsya. Nakakaawa . Paano naman? Diyos ko, pag bumagsak ng 20 pesos yung sibuyas, hindi
mabubuhay pa ba yung farmer dyan? Wala nang wala nang kinikita. So kahit papano, bibilhin ko ng 40 pesos, 50 pesos. At least maibalik man lang ang puhunan. Nakaka-lurky. Pero, nagagalit naman yung COA at sabi nila, wag daw gagawin sa national government. Eh, paano tutulungan ng farmer kapag ganyan? Dapat i-buyback? Naku, hindi naman tama. Sabi niya, kanya-kanya tayong trip. Diba? Huwag kayo nangingialam. Oo, tapos sasabihin, you're crybabies. Crybaby ba yung magsasaka? Ano ba yun? Parang mga ano naman. Ano sasabihin nila? Wag muna kakain yung mga bagets. Tapos pag binagyo, binaha, sila mangunguna, kawawa naman yung ating mga magsasaka. Eh, ngayon nyo lang naramdaman picture na gano'ng kawawa. Oo, nakakasal. Anyway, ganun din, alam mo, sobrang poor doon sa Sambuanga, sa Ipil. Ang problema, ganito rin sa Quezon, di ba, puro snyog. Doon naman, puro rubber. Ibang level, puro rubber naman. Eh, bumagsak yung presyo from 120 pesos, naging 30 pesos na lang. Tama ba yun? 1/4 ang price. Saksakan ng baba ng presyo ng rubber. Ang poor na nga ng Sambuanga, Sibugay. Mas lalo pang naging poor. So, sa amin, sa Ilocos, natuto na rin kami na huwag kayong magtatanim ng copra o nyug lamang o rubber lamang. Nagda-diversify kami ng iba't ibang klaseng crops para pag bumagsak yung presyo ng isa, mabubuhay at kakain pa rin ang pamilya mo sa iba pang crop. So yun, may rice, may corn, mataas ang corn ngayon, tumakas ang bigas dahil shortage. Tapos, kamote. Oh, kamote forever. Saging na saga. Saging. Oh, walang kamatayang balatong, ang munggo. Itsurang sawa-sawa ka na at inaraw-araw mo na. Binatog. Oh, binatog forever. Tapos, at least may mabebenta ka kung bumagsak yung presyo ng kamatis pag naging 5 pesos dahil sa imported. Yes. At least may pupuntahan ka. Then, talong, ganyan. At least, marami kang pagpipilian. Pati mangga, dragon fruit. Pero kung single crop ka, patay ka eh. Tsaka kailangan talagang tulungan na. Yung mga importation ng ethanol, importation ng urea, yung mga pataba, yung ating mga abono. Eh, kaso na, uuwi naman sa abono spam. Ano ba yan? Tama ba to? At na presyo ng abono. Oo, hindi na siya joke. Kakasar. Kailangan abonohan na yung abono. Ano ba yun? Tama ba yan? Ayan, Asian Games. Oh, sporty naman tayo ngayon. Ayan, dear. Gusto ko yan. Ayan, last but not least. Oh, maraming pogi dito, no? Ayan naman. Nagbukas na sa Jakarta. Nang bonggang-bonggang pyrotechnic. 45 countries, 13,000 athletes, 40 sports, and 67 disciplines. Naging atleta ka ba ever? Volleyball nung high school. Oh, same mo? Talagang mga Becky volleyball girls. Lumaan pa lang ako sa Quezon City Sports. Oh, please. Natalo kami. First round pa lang, wain na ang mga bakla. Nako ha, talaga naman. Pero napanood ko yung opening nito. Ang bongga, ano ba? May volcanic eruption, tama ba yun? At si Anggun, siya pala ang superstar. Oo, super, super biyan. Oo, grabe si Anggun. Oo, ibang klase, no? Pero marami silang mga magaling singer sa Indonesia. Kakaiba din, ano? Mm-hmm. Ayun. And then yung Indonesian President, Joko Widodo, naka-dramatic entrance. Ayan. With a motorbike. Okay. Yeah. Taray. Ang ganda ng performance nila. Ganda, tapos yung mga, ang galing-galing ng mga dancers, yung choreographer, yung lights. Kaya nga, dapat mag-level up din tayo kasi dati linalait-lait natin yung mga Indonesian, parang ang baduy. Tapos hangang-hanga sila sa Pilipino, bili sila ng bili ng ating mga telesere. Ngayon, tayo nang nagugulat. Ang galing, ang ganda. Ang husay, oo, in fair. Para talagang pwede siyang ihanay as Olympics, Olympics talaga. Parang Olympics opening, ano? Oo, ang galing. Ang laki. Ang laki, grabe. Eh, paano naman Indonesian, laki-laking bayan, no? Hello. Tapos, nagmarcha ang North and South Korea with a common flag. O, diba? Reunited. Close to you na sila. Oh, close to you na. Tapos, sinalubog ng palakpakan ang Palestine and Kuwait. O, naman. Yeah. Ang bongga naman. Tapos, yung mga pulis, andon. 100,000 pulis. Tama ba yun? Meron ba tayong ganun kadami? Meron tayo, kaya lang nabawasan na sila. O, ayun naman. Sobra. Imagine, tapos ang Cleveland Cavaliers guard, Jordan Clarkson, flag bearer ng Pinas. Oh, imported. And ang buong Pilipino contingent nakasuot ng barong, itim na pantalon. Very, very formal on that day. Nako, tinira naman siya sa social media kasi tinupi niya yung barong. Eh, ginagawa rin naman ni Presidente Duterte, kaya inuso rin ni Presidente Ramos. Eh, siguro naiinita naman siya kasi walk siya ng naka as long as I live, di ba?
As long as I live. Hoy, overtime na tayo. 8 o'clock. Bad manners. Hindi, masaya pa rin. Nag-i-enjoy sila. Ituloy natin ito hanggang bukas. Oh, sige. Go! Huwag ka kasi natatraffic. Oo nga. First time. Oh, sige. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Nakalimutan ko na yung closing. And... wala tayong hugot. Wala tayong hugot. Wala nang time for anything. Dali. Takbuhan na to. Ayan, manood kayo ng Net 25 Saturday, 5 to 5.30. Imee and you. Kinakarir namin yung Kakuan TV show. Ayun, masaya naman. Pag-guess nga ako dyan, kaya siguro magtatawa na lang tayo. Oo nga, walang sense. Okay lang. Pero masaya. Ayun, manood kayo ha. Tapos may replay tuwing Wednesday. Ayun, diba may replay pa? Santara, ikaw lang. Tapos ako lang. Hindi, nandun yung mga anak ko. Asin